Siyam na araw bago ang inaabangang undisputed bouts sa pagitan ng dalawang unified champion, Marlon Tapales kontra sa 4th division champion ng Japan, Naoya Inoue. Ay lantaran at garapalan na naman ang pagsuway nitong kampo ni Inoue sa batas ng American Boxing. Dahil una sa darating na laban nito kontra Tapales ay papayagan ng kampo ng Hapon na buksan muna ang mga selyadong boxing gloves isang araw bago ito pagpilian ng nasabing Hapon. Kung maalala sa nakarang laban nitong si Inoue kontra Fulton ay literal na nakunan pa ng video ang mga bukas at hindi na selyadong mga boxing gloves na naging dahilan upang magwala noon itong American head coach ni Fulton. Pangalawa ay papayagan muli itong si Inoue na magpasaksak ng pain reliever hanggat ito ay may medical clearance mula sa kanyang doktor. Kumbaga ay kailangan lamang palabasin ng doktor ni Inoue na ito ay may injury at malaya na muli ito makakapagpaturok. Kung atin rin maalala ay na-televise pa sa isang interview ang pag-aamin noon ni Inoue na ito ay nagpapaturok ng pain reliever para maipsan di umano ang kanyang back pain. Pangatlo ay optional na lamang or hindi na required na kunan pa ng dugo itong si Inoue pagkatapos ng laban ito kontra Tapales. Dahil ito raw ay unethical at hindi nakasaad sa kanilang protocol ng Japanese Boxing Commission. Kumbaga, base sa boxing rules ng Japan, after pong manalo nitong si Inoue kontra Tapales, ay hindi na po ito kailangan pang kunan ng blood samples ng WADA. Ang lahat ng mga pagsuway nitong si Inoue ay applicable lamang po sa ilalim ng Japan Boxing Commission. Dahil kung ito po ay i-apply ng kampo ni Inoue sa loob ng bansang Amerika, ay panigurado pong himas rehas ito na hindi higit sa 2 taon. Yan po ay ayon mismo sa American Boxing Commission ng Las Vegas. Sa kabilang balita ay hindi nga po mapigilan ng ating kababayang si Casimero na mag-alala dito kay Tapales. Marahil ay batid nitong si Alas ang hirap at sakripisyo ng isang boxer na dumadayo sa baluarte ng mga nakakalaban. Kung maalala, itong si Cuadro Alas po ay kilala at sumikat sa pagdayo sa mga baluarte ng kanyang mga nakakatunggali na kung saan ang mga ito po ay kanyang pinapatulog upang masiguro lamang ang bawat panalo.